So mayroon na naman pong tumamang bagyo sa ating bansa, ito pong bagyong Leon. At ayon po sa report, palakas daw po ito ng palakas. So alamin po natin ang sitwasyon nang sa ganun, makapag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin na mahahagip na ito. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Okay, kung ikaw ay Solid Sangkay, mag-comment ka po ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon para magkakilakilala po tayo dito sa YouTube, alright? So, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, aba, ano pang hinihintay nyo? Tayo po ay 1.32 million subscribers na po. Ilang tulog na lang mga sangkay, mararating na po natin ang 1.4 million subscribers. So, para makasama ka namin, makasama ka sa mga Solid Sangkay, i-click nyo po yung subscribe na makikita po sa ibaba ng video na to. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto kasi, tingnan po natin ang report. Nakatapos lamang po ng tumamang bagyo dito sa Pilipinas, eto na naman, may bago na naman. At ngayon, ayon po sa report, lumalakas itong bagyo. Grabe, no? Sunod-sunod na po ito. Parang ayaw po tayong tigilan, mga sangkay. Eto ha, naway maging ano na po, maging alerto na po ngayon ang mga kababayan natin. Alam nyo, ang pumano, mga sangkay, sa bagyong Christine, sobrang dami. Mahigit 100. At may mga nawawala pa, mga sangkay. So I hope na maging maging alerto po tayong lahat. Makinig tayo ngayon, mga sangkay, kasi kung hindi po natin alam ang sitwasyon ng ating bansa, tapos ito, may mahahagip tayo ng bagyo. Aba, kawawa po tayong lahat, mga sangkay. Kawawa po ang bawat pamilya na mahahagip na ito. Kasi alam nyo, masyado nang malalakas itong mga bagyo ngayon. Ito nga, mga sangkay. Bagyong Leon, posibleng maging super typhoon. Ito ay isa sa mga palaisipan ngayon. Kasi itong mga bagyo ngayon na tumatama sa iba't ibang panig ng ating mundo, mga sangkay, unpredictable na. Ibig sabihin, hindi na po siya yung tipong kagaya dati, mga sangkay, na nahuhulaan pa po kung ano talaga yung lakas niya, ano yung magiging permanente niyang lakas hanggang sa lumabas ng area of responsibility ng Pilipinas. Ngayon, hindi na, mga sangkay. Kung ano yung kanyang lakas kahapon, iba na po kinabukasan. Kung kaya't ito ay mahalaga na malalaman po natin kasi delikado po. Ayon po dito, nakataas na sa ilang bahagi ng bansa ang storm signal na number 1 dahil sa bagyong Leon. Hindi naman inaalis ang pag-asa ang posibilidad na maging isang super typhoon ito. Eto na. So possible, maging isang super typhoon itong bagyo ngayon. Kung titingnan nyo, mga sangkay, napakaliit lamang po nito nung una. Nung nandito pa siya, mga sangkay, medyo may kalayuan pa, nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, mga sangkay, napakaliit lamang po nun. Hanggang sa dito na, malapit na po sa kalupaan ng Pilipinas. Aba, iba na po ang laki. Tingnan nyo, mga sangkay, lumaki ng lumaki. Ngayon, tingnan po natin ang balita tungkol dyan para maintindihan po natin, makapaghanda po tayong lahat. Mga kapuso, maki-update na tayo sa lagay ng panahon. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, inaasahan lalakas pa ang bagyong Leon habang kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Okay, lalakas pa raw. Pakinggan po natin, mga sangkay, para hindi po tayo late makapag-ready. Especially, mga sangkay, yung mga mahagip po talaga. Kasi alam nyo, na maawa po tayo sa marami pong sa mga magiging sitwasyon, mga sangkay, at sa ating mga sarili kung hindi po tayo makakapaghanda. Lalong-lalo na po yung mga pamilya po natin. I-inform po natin, ito ang lagay ng panahon. Kasi ito po yung nakakaligtaan ng mga Pilipino . Mas mabilis ang Pilipino kapag mga chismisan. Pero pagdating sa weather update, hindi po nila alam. Kaya ang nangyayari, yung iba lumikas na ikaw, hindi pa. Kasi akala mo, wala-wala lang yung bagyo.
di ba? Ilang araw bago ang undas. Dahil po sa Bagyong Leon, itinaas na ng PAGASA ang single number 1 sa Batanes, kasama po ang Cagayan at Babuyan Islands, Isabela. Ayan, tingnan nyo mabuti mga sangkay kung anong mga lugar yan, ha? Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province. So tingnan po natin kasi, nako, akala nyo hindi malakas ang signal number 1. Sa panahon natin ngayon, malakas na po ang number 1. Pag sinabing signal number 1, wag po natin aano-anohin, baliwalain lang mga sangkay. Kasi iba na po ang panahon natin ngayon. May climate change. Malalakas na ang bagyo. Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra at Mountain Province. Ganoon din dito sa Ifugawa, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte. So more on North Luzon. Pasura, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang po ang Pulilio Islands, Camarines North, pati na rin sa eastern portion ng Camarines Sur. Grabe. More on Luzon, mga sangkay, ang hagip na ito. Kama rin po dyan, itong Catanduanes, eastern portion ng Albay, at pati na rin sa northeastern portion. Ako po, vehicle na naman. Diyos mio, Marimar. ...portion ng Sorsogon. Sa Visayas, signal number 1 din. Dito po yan sa eastern portion ng northern Samar. O, ayan na. Sa Samar din. Sa lugar namin na naman ito. So, eto, same. Ito pa rin ang senaryo, mga sangkay. Damay na naman po, Luzon at Visayas. Grabe na itong nangyayari sa panahon natin ngayon. At sa northern portion ng Eastern Samar, paghandaan po ang malakas na hangin na may kasama rin mga pag-ulan. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Leon sa layong 725 kilometers, silangan po yan ng Etiague, Isabela. So yung lakas ng mga sangkay, palakas pa po ito ng palakas. Kaya nga sinasabi po nila na posibleng maging super typhoon pa po ito. Punito ang lakas ng hangin na abot sa 100 kilometers per hour at pagbugsong papalo na sa 125 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng PAGASA, tutumbukin ang Bagyong Leon ito ang eastern portion o eastern coast ng Taiwan. Bago po yan, posible pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Pero bago po yan, magla-landfall po muna yan dito sa bahagi ng Taiwan sa Webes. Pero mga kapuso, may chance rin po na mas pumabor pa pakaluran yung paggalaw po nitong bagyo. At pag nagkataon, posible tumama o dumikit din po yan dito sa bahagi po ng Batanes. Ayan, mga sangkay, pansinin nyo, mismo mga eksperto na po yan, ha? Possible magbago. Ganyan po mga sangkay yung mga bagyo ngayon. Yung isa nga, di ba? Nag-U-turn pa. Yung Christine. O di kaya naman sa anumang bahagi ng extreme northern Luzon na pasok dito sa tinatawag po natin na area of uncertainty. Ayon sa PAGASA, lalakas pa nga ang Bagyong Leon bilang typhoon at posibleng umabot pa sa super typhoon. Ako, ayan na ha. Posibleng umabot pa sa super typhoon. Kategorya. Bukod sa mismong sirkulasyon po nitong bagyo, itong mahahagip din po ng trough o yung pong extension o yung buntot nitong mga kaulapan ng bagyo ang ilang bahagi ng ating bansa. Oh, ayan, mahahagip. So mag-iingat po ang lahat, ha. Ang dami pong sumakabilang buhay ng mga kababayan natin dahil sa bagyong Christine. Huwag na po natin idamay ang ating mga sarili, ha? Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may chance ng ulan. O ngayon yan, mga sangkay, may chance ng ulan daw po ngayon. Dito sa Cagayan, Apayao, pati na rin po dito sa Mindoro Provinces, Palawan, ganoon din sa Antique, Negros Island. O pakinggan nyo kung anong mga lugar yan. At pati na rin sa ilang bahagi po ng Leyte. Sa hapon, kasama na po dyan, makakaranas din mga pag-ulan ang buong Cagayan Valley, ganoon din ang Ilocos Region, Cordillera, pati na rin po ang Mimaropa, Western Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, at ilang bahagi pa ng Caraga Region. Dito naman sa Metro Manila, maalinsangan pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Samantala mga kapuso, update naman sa dating bagyo. Yung Christina. Ayun, gusto po natin malaman yan. Sabi, nag-U-turn, di ba? Nag-landfall na po yan na dito sa bahagi po ng Vietnam itong weekend. At ayon sa PAGASA, lumiit na po ang chance nitong bumalik o lumapit pa ulit dito sa ating area of response. Uy, yan ang good news naman. Kasi ang hirap niya, may bagyo pa nga. Tayo itong ano, itong Leon, tapos babalik pa si Christine, pambihira. Stability at malabo na rin magkaroon pa ng interaksyon sa Bagyong Leon.
atin ang latest. Okay, so ayan ha, guys. Please, mag-iingat pong lahat. Maghanda na pong lahat. Hindi po itong bagyong, hindi po itong mga bagyo ngayon na tumatama katulad yung dating mga bagyo. Malalakas na po ito dahil po sa climate change. So, ngayon pa lang, maghanda na po tayong mga Pinoy. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, i-share nyo po ang video na to para malaman din po ng iba. Okay? Mag-iingat pong lahat. Anyway, mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Marami po tayong ina-upload dito ng mga content na kapupulutan po ng kaalaman at aral at may pagka-documentary style yung mga ina-upload po natin ditong video. Alright? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.